Ang kwentong ito ay rated PG, patnubay, at gabay ng magulang ang kailangan para sa mga batang nakikinig. Bago natin simulan ang kwentong ito, ay pinapasalamatan ko ulit ang aking pinakamagaling na writer sa kwentong ito. Walang iba kundi si Cloudy Duck, aka Donald Duck. At nagpapasalamat din ako sa kakolab ko sa kwentong ito, walang iba kundi si Uminous Cookie. Maraming maraming salamat sa inyo. At umpisahan na natin ang kwento! Darling, nabalitaan mo na ba ang balita? Nakabalik na daw si Celso at may pinagaling pa daw na bata. Wika ng asawa ng Kapitan Magno habang nilalandi na naman ang kanyang asawang kapitan. Oo, nabalitaan ko nga. Kaya humanda siya sa akin dahil nabulag ang isang mata ko dahil sa alagi ng pusa. Sagot ni Kapitan Magno sa kanyang asawa habang hinahawakan nito ang kanyang bulag na mata. Habang naglilinis si Celso sa bahay nito, biglang dumating si Tonyo. Kasama nito ang kanyang anak na si Dado at may dala itong pulutan at tuba. Kaya napangiti si Celso sa kanyang kaibigan dahil isang taon din silang hindi nagkita. Bay, maraming maraming salamat sa iyo at pinagaling mo ang anak ko. Kung hindi ka siguro dumating, Bay, wala na siguro si Dado. Wika ni Tonyo kay Celso habang nakangiti ito. Matatag at matapang ang anak mo, Bay. Dahil ang sumapi sa kanya ay malakas na elemento. Pero hindi sumuko ang anak mo. Kaya nahirapan itong patayin ang anak mo. Dahil kung mahina ang fighting spirit niya, hindi ko na siya naabutan na buhay. Wika ni Celso kay Tonyo habang hinahawakan nito ang ulo ng batang si Dado. Nagsimula na nga ang kanilang inuman at napasarap ang kanilang kwentuhan hanggang napag-usapan nila ang nalalapit na Semana Santa. At kinausap ni Celso si Tonyo na doon muna matutulog ang kanyang anak na si Dado bago sumapit ang Biyernes Santo dahil may ibibigay siya rito pangontra sa masasamang maligno at masasamang engkanto. Pumayag naman si Tonyo dahil malaki ang tiwala nito kay Celso at alam niyang hindi nito pababayaan ang kanyang kaibigan, ang kanyang nag-iisang anak na si Dado. Naging okay naman ang kanilang usapan na doon na matutulog si Dado sa bahay ni Celso bago sumapit ang Biyernes Santo. At napunta naman ang kanilang usapan sa patayan sa kanilang baryo. Bay, kamusta na pala dito sa baryo natin? Tuloy-tuloy pa ba ang patayan? Wika ni Celso kay Tonyo. Oo, Bay. Pag-alis mo, may lima pang biktima ang wakwak at lahat sila ganun pa rin ang ikinamatay. Wala nang laman loob at puso. Ngunit hanggang ngayon, hindi namin alam kung sino ang may gawa. Si Kapitan Magno nga, muntik nang mabiktima ng wakwak dahil nabulag ang isang mata niya dahil inatake siya ng wakwak. Pero ang pinagtatakahan ko, bakit ayaw niya ipahanap ang wakwak na bumulag sa kanya? Sagot ni Tonyo kay Celso dahil nag-alala din ito sa kaligtasan nilang mag-ama. Ano? Nabulag ang isang mata ng kapitan? Pasigaw na tanong ni Celso kay Tonyo. Oh, relax lang, Bay. Bakit ka sumisigaw? Hindi naman siguro ikaw ang may gawa noon, di ba? Teka nga pala. Bakit pala umalis ka ng baryo natin na hindi ka nagpapaalam? Akala ko nga naging biktima ka na ng wakwak. Kasi isang taon ka na hindi namin nakikita eh. Wika ni Tonyo sa kanyang kaibigan na baka sa mukha nito na masaya
dahil buhay ang matalik niyang kaibigan. Kasi Bay, dumating ang kapatid ng nanay ko at gusto nitong magbakasyon muna ako sa lugar nila. Kaya hindi na ako nagpaalam. Kasi nagmamadali silang umalis dahil malayo pa ang lugar nila. Pagsisinungaling ni Celso dahil ayaw niyang malaman ni Tonyo na inatake siya ng dalawang wakwak at malapit na siyang mapatay ng mga ito. Mabuti na lang at tinulungan siya ng pusang itim na inalagaan niya. Ganun pala ang nangyari, kaya pala hindi ka na nakapagpaalam? Sagot ni Tonyo at ininom nito ang isang basong tuba. Habang iniinom ni Tonyo ang isang basong tuba, ay napaisip si Celso. Baka ang wakwak na umatake sa kanya ay si Kapitan Magno. Dahil nakalmot ito ng pusang itim, kaya natuluyan itong nabulag. Kaya naisip niya na dapat makuha na niya ang bertod ng pusang itim upang magamit niya ang kapangyarihan nito laban sa dalawang wakwak na gustong pumatay sa kanya. Bay, hindi lang wakwak ang problema ng baryo natin ngayon. Kasi sinasalakay na rin tayo ng mga sigbin at tiktik. At ang baryo natin ay naging pugad na rin ng mga lamang lupa at mga itim na engkanto. Wika ni Tonyo kay Celso dahil naging biktima na ang kanyang anak ng mga lamang lupa. Kaya pala pagpasok ko pa lang dito sa baryo natin ay nakaramdam na ako ng masamang enerhiya na nagkalat sa paligid. Alam ko na ako na ang kanilang puntirya ngayon dahil pinatay ko ang isa sa kanilang kalahi. Wika ni Celso kay Tonyo at ininom din ang isang basong tuba na nasa harapan niya. Habang nag-uusap ang dalawa, ay nakamasid sa kanila ang isang sigbin na alaga ni Kapitan Magno. Ngunit hindi nila ito nakikita. Pero hindi rin alam ng sigbin na nararamdaman siya ni Celso. Kaya kumuha ito ng isang dakot na asin sa loob ng kanyang bag na may sagradong dasal. At biglang sinabuyan ni Celso ang isang puno kung saan nagtatago ang sigbin. Biglang sumigaw ang sigbin na animoy kambing ang boses dahil napapaso ito sa asin na tumama sa kanyang katawan. At nagulantang si Tonyo at ang kanyang anak na si Dado dahil nakita nila ang isang aso na animoy kambing na kulay itim na nagpagulong-gulong sa lupa habang namimilipit ito sa sakit. Umalis ka na dito, sigbin! Sabihin mo sa among mo, nakabalik na ako at papatayin ko siya! Malakas na sigaw ni Celso dahil alam na niya kung sino ang amo nito. Kumaripas sa pagtakbo ang sigbin na pagewang-gewang at lulubog lilitaw ito habang tumatakbo sa kalsada patungo sa bahay ng kanyang amo. Nang makarating na ang sigbin sa bahay ni Kapitan Magno, ay agad itong ibinalita sa kanyang amo kung ano ang ginawa sa kanya ni Celso. At sinabi rin nito na doon pa rin nakatira si Celso sa dating bahay nito. At ang lahat ng sinabi ng sigbin ay naintindihan ni Kapitan Magno dahil siya ang amo nito. Pagkatapos magsalita ng sigbin ay namatay ito dahil hindi kinaya ng kanyang katawan ang sobrang sakit ng asin na may kasamang orasyon na sinaboy sa kanya ni Celso. Dahil sa nangyari, mas lalong nagalit si Kapitan Magno kay Celso dahil yung namatay na sigbin ay ang ina ng lahat ng sigbin na alaga niya. Dahil sa nasaksihan ni Tonyo at ng kanyang anak na si Dado, ay bumilib sila ng gusto kay Celso. At hindi na rin sila nagtagal sa bahay ni Celso at umuwi na sila. Subalit, sa lahat ng madaanan ni Tonyo ay pinagsabi nito kung ano ang nangyari sa bahay nila Celso, kung paano nito nakita at binuhusan ng asin na may orasyon ang sigbin na nakikinig sa kanilang usapan. Lumipas ang ilang araw, ay dumating na ang Huwebes Santo at ngayong gabi na ang pinakahihintay ni Celso na makuha nito ang bertod ng pusang itim. Pumunta ito sa bahay ni Tonyo para isama nito ang kanyang anak na 7 taong gulang sa sementeryo upang makuha na niya ang bertod ng pusang itim. Habang naglalakad si Celso
ay may nadaanan itong matanda na nakatingin sa buntis na nasa loob ng bahay at parang naglalaway na ito habang ito ay nakatingin sa buntis. Nang napansin ng matanda na nakatingin sa kanya si Celso, ay nagmamadali itong umalis nang nakayuko ang ulo. Celso, bay! Pupunta na sana kami ni Dado sa bahay mo. Buti at nakita tayo dito. Di ba ngayong araw na isasama mo si Dado at doon mo siya patutulugin sa bahay mo? Wika ni Tonyo kay Celso, habang nakatingin pa rin si Celso sa matandang naglalakad papalayo sa kanila. Oo bay, ngayong araw nga pala. Ihiramin ko si Dado para maibigay sa kanya ang isang pangontra sa mga masasamang mga elemento. Sagot ni Celso dahil gumawa ito ng isang pangontra sa masasamang aswang at sa mga masasamang maligno upang ibigay lang kay Dado. Pero ang totoo talaga ay isasama ni Celso sa sementeryo si Dado upang ipakita dito ang buto ng pusang itim na inilibing niya sa gitna ng sementeryo at upang mapasakan niya na ang bertod ng pusang itim. Lumipas ang mga oras ay madilim na. Habang kumakain si Celso at si Dado, ay binigay ni Celso kay Dado ang isang kwintas na gawa sa baon ng nyog at kinausap niya ang batang si Dado. Dado, isa itong habak o anting-anting. Ito ay pangontra sa masasamang nilalang na hindi nakikita ng pangkaraniwang tao. Isa itong baon ng nyog na walang mata at ang nasa loob nito ang kinakatakutan ng mga aswang, maligno at engkanto. Pag mayroon ka nito, hindi ka nila masasaktan. Pagpapaliwanag ni Celso sa bata habang sinusuot nito sa leeg ng bata ang kwintas. Salamat po, Tito Celso. Ngayon, hindi na ako masasaniba ng masamang maligno. Salamat po talaga dito sa kwintas, Tito Celso. Sagot ni Dado kay Celso habang tuwang-tuwa ito sa kwintas na binigay sa kanya. Dado, susubukan natin ngayon ang tapang mo ha? Kasi may suot ka naman ng habak o anting-anting. Dapat matapang ka rin para gumana ang kapangyarihan niyan. Wika ulit ni Celso sa bata dahil isasama niya ito sa sementeryo upang makuha niya ang bertod ng pusang itim. Opo, Tito Celso. Kailan po susubukin ang tapang ko? Sagot ng bata kay Celso kasi malakas na ang loob nito dahil may hawak na siyang anting-anting. Mamayang hating gabi, isasama kita sa sementeryo. Dahil may huhukayin ako doon na isang banga at ang nasa loob nun ay ipapakita ko sa iyo. Sana huwag kang matakot ha, kasi may hawak ka naman ng anting-anting ngayon eh at hindi ka na nila masasaktan. Uwi ka muli ni Celso upang hindi matakot ang batang si Dado. Opo, yan lang pala Tito Celso eh. Nakatulog na ako sa sementeryo nung pinalo ako ni Papa Tonyo noon. Dahil pinabayaan ko ang alaga naming baka doon sa bukid, kaya pagbalik namin patay na ito kasi kinain daw ito ng wakwak. Kaya pinalo niya ako at tumakbo ako sa sementeryo at doon ako nagtago. Ngunit hindi ko naman layan, nakatulog na pala ako at umaga na nang nahanap ako ni Papa Tonyo. Sagot ni Dado kay Celso habang nakangiti ito. Ayos na pala eh. Kaya mamayang hating gabi ay gigisingin kita ha upang tumungo tayo sa sementeryo. Kaya ngayon matulog ka na para may lakas kang harapin ang pagsubok ng iyong katapangan. Wika ni Celso sa bata dahil alam niya na matapang talaga ito. Natulog na nga si Dado, subalit si Celso ay inahanda ang kanyang dadalhin dahil hindi niya alam kung ano ang pagsubok na ibibigay sa kanya ng bertod ng pusang itim. Kaya pinaghandaan niya kung ano man ang pagsubok na yon. Dado, gising na. Dado, tumayo ka na dyan. Aalis na tayo. Maghahating gabi na. Wika ni Celso kay Dado habang tinatapik nito ang kamay at paa ni Dado. Opo, Tito Celso. Sagot ni Dado habang pumipikit-pikit pa ang kanyang mga mata
dahil sa sarap ng kanyang tulog. Umalis na nga sila sa bahay ni Celso at tumungo na sa sementeryo. Habang naglalakad ang mga ito, ay nakaramdam si Celso ng kakaibang pakiramdam. Alam nito na may sumusunod sa kanila, ngunit hindi lang siya nagpapahalata sa bata upang hindi ito matakot. Habang naglalakad sila, ay nagdadasal na ng orasyon si Celso para pang depensa kung anuman ang aatake sa kanila. Nakarating na nga sila sa sementeryo at pumunta agad sila kung saan inilibing ni Celso ang pusang itim at naghintay muna sila ng sumapit ng hating gabi. Ilang minuto na lang ay maghahating gabi na kaya simulan na ni Celso ang hukayin ang libingan ng pusang itim habang kinakausap muna nito si Dado na huwag matakot. Huwag kang matakot, Dado, ha? Kasi may habak o anting-anting ka naman ng suot. Hindi kanila magagalaw o masasaktan. Wika ni Celso habang naghuhukay ito sa libingan ng pusang itim. Opo, Tito Celso. Sagot ni Dado dahil hindi siya natatakot kasi kasama niya si Tito Celso niya. Lumabas na ang banga kung saan naroon ang bangkay ng pusang itim. Kaya nagmamadaling kinuha ni Celso at kinuha nito ang pulang tela na ginamit niya ritong pantakip at inilagay niya ang pulang tela sa lupa at ibinuhos doon ang mga buto ng pusang itim. Dado, bilisan mo. Ibalik mo na lahat ng parte ng buto ng pusa dito sa butas ng lupa at isa-isahin mo itong ihulog, ha? Sabihin mo sa akin kung wala ka nang makikitang buto. Wika ni Celso kay Dado dahil ang hindi makita ng bata na buto ay yun ang bertud ng pusang itim. Opo, Tito Celso. Sagot ni Dado. Kahit nagtataka ito sa pinag-uutos sa kanya, ay sinusunod pa rin niya ito. At isa-isa niyang pinupulot ang mga buto at hinuhulog ang bawat parte nito sa butas ng lupa na hinukay ni Tito Celso niya. Tuloy-tuloy lang si Dado sa pagpulot ng buto hanggang naubos niya ang lahat ng buto na nakalagay sa pulang tela at tinignan niya muli ito at wala na nga talaga siyang makita at kinausap niya si Celso. Tito, wala na pong buto. Ano pong gagawin mo dito sa pulang tela? Wika ni Dado kay Celso dahil hindi niya talaga alam kung ano ang hinahanap ni Tito Celso niya. Biglang nilapitan ni Celso ang pulang tela at pinagmasdan niya ito at nakita niya ang dalawang pangil ng pusa na magkadikit ito. Ngunit kinausap niyang muli si Dado para makasigurado kung talagang ito ay wala nang nakikita. Dado, wala ka na ba talagang nakikita? Wika ni Celso habang nakatapat na ang dalawang flashlight sa pulang tela. Wala na po talaga, Tito Celso. Ang kunting lupa at pulang tela lang talaga ang nakikita ko. Sagot na pasigaw ni Dado kay Celso dahil parang hindi ito naniniwala sa kanya. Okay. Naniniwala na ako sa iyo. Sagot ni Celso kay Dado habang hinahawakan nito ang ulo ni Dado. Kinuha na ni Celso ang kwintas na gawa sa bao na walang mata at binuksan niya ito at sa loob nito ay may pulang tela din na nakapalibot at kinuha ni Celso ang dalawang pangil ng pusang itim na nakita niya at inilagay niya ito sa loob ng bao na walang mata at kanyang tinakpan at kanyang isinuot sa kanyang lieg. Biglang sumakit ang ulo ni Celso at napaluhod ito sa lupa dahil sa sobrang sakit ng kanyang ulo, kaya napasigaw ito ng malakas sa sobrang sakit. Ang ulo ko! Ang sakit! Ang sakit talaga! Sigaw ng malakas ni Celso habang nakahawak ito sa kanyang ulo. Kayanin mo ang sakit, Celso. Dahil kapag nalagpasan mo ang sakit na yan,
ay mag-iiba ang iyong buhay. Wika ng matandang babae na nagbigay sa kanya ng pusang itim at ito ang nagsabi kung paano makukuha ang bertud ng pusang itim. Tito Celso, ano po ang nangyayari sa iyo? Wika ni Dado habang nag-aalala ito dahil nagpapagulong-gulong na si Celso sa lupa habang nakahawak ito sa kanyang ulo. Habang sumasakit ang ulo ni Celso, ay nakatayo lang ang matandang babae sa kanyang harapan. Subalit, hindi ito nakikita ni Dado, kaya sobrang natakot ang bata. Baka mamatay si Celso sa kanyang harapan. Buti na lang at nagsalita si Celso na huwag siyang matakot dahil pagsubok lang ito ng bertud ng pusang itim sa kanya. Dado, umupo ka lang dyan sa tabi at huwag kang aalis dyan. Sabay tayong uuwi sa bahay. Wika ni Celso habang sumasakit pa rin ang kanyang ulo. Mga ilang minuto ang lumipas ay tumigil na sa kakasigaw at kakaikot sa lupa si Celso at hindi na rin ito gumagalaw. Ngunit nakatingin pa rin si Dado sa kanya kahit pakiramdam ni Dado patay na talaga ang kanyang Tito Celso dahil hindi na ito humihinga. Lalapitan sana ni Dado si Celso para malaman nito kung buhay pa ba ito. Nang biglang huminga ng malalim si Celso at tumayo ng dahan-dahan at parang binigyan ito ng panibagong buhay. Napangiti si Celso dahil alam nito na namatay na siya dahil nakita niya ang kanyang katawan na nakahandusay kanina sa lupa. Maligayang pagbabalik sa mundo ng buhay, Celso. Mga isang oras din nang ikaw ay namatay. Subalit, sa bertud ng pusang itim ay muli kang nabuhay. Wika ng babaeng nakaitim ang kasuotan habang lumulutang ito sa hangin. At ito rin ang matandang nagbigay sa kanya ng pusang itim at bumalik ang kanyang kabataan dahil may bago na siyang amo. Sino ka? Tanong ni Celso sa babaeng kaharap. Ako ang bertud mo at ako lang naman ang pusang tumulong sa'yo para hindi ka mapatay ng mabangis na wakwak. Wika ng babaeng lumulutang sa hangin. Ginala ni Celso ang kanyang paningin at hindi siya makapaniwala dahil ang madilim na kapaligiran ay biglang lumiwanag at ang mga kaluluwang naglalakad sa sementeryo ay nakikita na nito. Nagulat ka ba? Dahil ang kakayahan ko noon bilang isang itim na pusa ay nasa sayo na ngayon. Kung ano ang nakikita ko noon na hindi mo nakikita noon ay makikita mo na ngayon. Nakakahilong paliwanag ng babaeng lumulutang sa hangin. Hindi na sumagot at nagsalita si Celso dahil iniisip nito na ngayong gabi na magsisimula ang paghihiganti nito sa dalawang wakwak na muntik nang pumatay sa kanya. Yun o, ang lupit talaga ng kwento. Basta tataklaw di Duck, the best. Sana po ay nagustuhan nyo ang kwentong ito at sana po ay abangan nyo yung part 3 ng kwentong si Celso at ang pusang itim. I-upload po natin yan sa darating na mga araw. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig ng kwentong ito. Sa lahat po ng listeners natin dyan, please pakisubscribe naman po ako para ma-notify po kayo sa susunod kong upload. Maraming salamat po. Dako na tayo sa shoutout. Mega love shoutout kay Ominous Cookie. Subscribe nyo po yan. Magaganda po ang kwento niyan. Creepy Cheesecake. Subscribe nyo po rin yan. Magaganda rin po ang kwento niyan. Lingon sa Kapilang Dimension. Subscribe nyo po rin yan. Magaganda rin po ang kwento niyan. Kay Colin Vlogs. Subscribe nyo po rin yan. Magaganda rin ang kwento niyan. Mga love story po. Roland Vargas.
Rab 2020 Vicencio, Friendly Mahal, Ami TV, siyempre sa ating writer na si Cloudy Duck at ang kanyang mga anak na sina Zacchaeus Kent, Zyvenel at Samuel Freya. Shoutout ko rin po sina Red Rivera, Marvin Malibiran, Jessica R. Ramos, Rex Larase, Maria Fumoto, Elsa Rojales, Andrian Ramos, Michelle Miro, Love De Vera, Caroline S. Munyo, Maestro Jess Gupit Jesus, Remily Cascayan, Jen Raps TV, May Chiller's Vlog, Francmine Aurelianes Ramos, Sagrado Antengero, Charlene Gumansing, Ruela Calotes Tesio, Hindik TV, at Mac Vlogger TV. Maraming maraming salamat sa lahat ng nakinig sa kwentong ito. At sa mga hindi ko nabanggit, ay pasensya na po. Mag-comment lang po kayo sa comment section na kayo ay nagpapa-shoutout para sa ganon ay madali ko pong matrace kung sino ang mga taong nagpapa-shoutout po. Yun lang po at maraming salamat ulit sa inyo at kita-kits tayo sa susunod na upload. Paalam!